Kung ikaw ay pagpipiliin na maging prutas, huwag kang pumili na ikaw ay magiging mansanas o ubas. Piliin mo na ikaw ay maging saging. Alam mo kung bakit? Dahil sa lahat ng prutas, saging lang ang may puso. Shout out po sa lahat ng ating mga YouTube subscribers sa ating YouTube channel ngayon, Pax Padilla TV. Tulungan po ninyo na mag-subscribe dahil kailangan po natin ng 1,000 subscribers within 3 months upang hindi po daw ma-turn down ng YouTube ang ating sermon video message. So God bless po sa inyo lahat, sa kay Sister Lily Gumban, sa Crusada Church of Christ and your family. Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Smart living around the globe, please be careful with your heart. Ingatan mo ang inyong puso. Tuwing February 14, dito po sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na Araw ng Mga Puso. Sana naman next year, 2021, pag February 14, hindi lang tayo magkaroon ng Araw ng Mga Puso, meron din tayong Araw ng Mga Utak. Kasi during February 14, napakarami ang walang utak. February 14, ang tawag po dyan ay Lover's Day. Pero pag November 14, tinatawag po yan, Sister Lily Gumbana, Children's Day. Kasi nabuntis na, may anak na. Siyam na buwan na yung November 14. Now, tayong mga Filipino, mga kapatid, mahilig po tayo sa usapang puso. Yung tinatawag na pusong Pinoy. Meron tayong pusong mamon, pusong sugatan, salawahan mong puso, pusong sawi, pusong bigo, bukas na puso, taos sa puso, lihim ng puso, pusong mapaglaro, pusong makata, mambubula na puso, taksil mong puso, malinis na puso, busilak ng puso, at mayroon din tayong puso ng saging. Anyway, mga kapatid, learning to guard our hearts is as important part of our spiritual walk. But what does it mean? How do we guard our hearts? And when should we not be overly guarded in our spiritual lives? Dito po sa Proverbs chapter 4 verse 23, bata pa itong si Solomon. Batang-bata pa nang maging hari siya sa Israel. Noong nagsimula pa lang siyang maghari, nagpakita sa kanya ang Diyos sa panaginip at nagsabi, hilingin mo kung ano ang bagay o ang ibibigay ko sa inyo, Solomon. Sumagot si Solomon, ako'y ay isang munting bata lamang. Lord, bigyan mo ako ang iyong lingkod ng isang masunuring puso upang humatol sa iyong bayan. 1 Kings chapter 3 verses 5 and 10. So masunuring puso, isang napagpakumbabang kahilingan. Kaya hindi nakapagtatakang minahal ng Diyos itong si Solomon sa 2 Samuel chapter 12 verse 24. Tuwang-tuwa ang Diyos sa sagot ng batang hari. Kaya binigyan niya si Solomon ng isang marunong at may unawang puso. 1 Kings chapter 3 verse 12. Ang salitang puso ay mga 100 times na binanggit in the book of Proverbs. Halimbawa, tulad dito sa Kawikaan or Proverbs 4:23, higit sa lahat na dapat bantayan, ingatan mo ang iyong puso. So sa tekstong ito, saan tumutukoy ang puso? Nang sinabi ni Solomon ang patungkol sa pag-iingat sa puso, sadyang tinutukoy niya ang mga panloob na katangian. Tinutukoy niya ang kanyang mga saluubin, mga damdamin,
mga hangarin, kalooban at mga kagustuhan na siyang bumubuo sa kanyang pagkatao. So sinasabi sa atin ng Biblia ng ating mga saloobin ang madalas na nagdidikta sa ating pagkatao, Proverbs chapter 23 verse 7 at Proverbs 27 verse 19. Ang isip ng tao ay sumasalamin sa kanyang pagkatao. Hindi lamang sa kanyang mga ginagawa o mga salita, ito ang dahilan kung bakit sinusuri ng Panginoong Diyos ang puso ng isang tao. Hindi lang sa panlabas na anyo at kung ano ang makikita sa mayroong sa kanya. 1 Samuel 16 verse 7. Kaya sa Proverbs 4:23, ang puso ay tumutukoy sa lihim na pagkatao. Psalms 51 verse 6. Sa ibang salita, ang puso, ang heart, ganun no, mga millennials, ay tumutukoy sa ating mga iniisip, sa ating mga nararamdaman, sa ating mga motibo at kagustuhan. So tumutukoy ito sa kung sino talaga tayo at hindi lang sa kung ano ang ipinapakita natin sa iba. So tulad ng iba't ibang mga karamdaman at sakit na maaring makaapekto sa physical na puso ng tao, may maraming karamdamang espiritual sa puso mo, sa puso ko na maaring makakasira sa paglago at pagunlad ng isang mananampalataya. So ang atherosclerosis, tama po ba yan Sister Jolly Duckless at Doc Ted? Atherosclerosis ay isang karamdaman ng pagtigas ng mga arteries dahil sa naipong kolesterol na bumabara sa daanan ng mga arteries na bahagi ng inyong puso. So ang kaligtasan or rather ang katigasan sa espiritual na puso ay maaari ding mangyari, di ba? Nangyari ito dahil sa patuloy na pagtanggi sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, smart living around the globe, please be careful with your heart. So, gamitin natin halimbawa ang ating physical na kalusugan para maintindihan kung bakit mahalagang ingatan ang ating mga masagisag na puso. Una, para maging malusog ang ating pangangatawan, dapat tayong kumain ng masustansyang pagkain at regular na pag-ehersisyo. Para maging malusog sa espiritual, dapat din tayong kumain ng masustansyang spiritual na pagkain at regular na pag-i-ersesyo, wika nga ng mga eksperto. So kasama sa ersesyong yan, mga kapatid, kasama dyan sa ersesyong yan, ang pagsunod sa mga natutunan natin at pagbabahagi sa iba pa ng sa iba ng ating mga pananampalataya, Romans 10 verses 8 to 10 and James 2 verse 26. Paikalawa, baka sa panlabas na anyo, mukhang malusog tayo pero may sakit na pala. Di ba yung may mga masakit sa pulso, biglaan lang. Two days ago, may namatay dito sa amin na heart attack. Sa katulad na paraan, mga kapatid, baka may spiritual na routine tayo, may spiritual na routine nga tayo at mukhang matibay ang pananampalataya natin pero may tumutubo na palang maling pagnanasa sa puso natin. 1 Corinthians 10:12, James 1:14 and 15. Tandaan na gusto ni Satanas na magaya natin ang kaisipan niya. Paano niya iyan ginawa? At paano natin maprotektahan ang ating mga sarili? So ang pag-iwas sa galit, pagmamataas, at tukso ay isang critical na elemento sa pag-iingat ng inyong puso. Please be careful with your heart. Ito ang tagubilin ni Apostle Pablo in the book of Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are godly, whatever things are praiseworthy, etc., think about such things. Yan po, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So ang pananatili sa mga bagay na ito ay ang makakatulong upang tayo magtayo tayo ng bakod na pangdepensa sa ating mga puso. Kaya po meron tayong expression na ang puso mo, di ba? Mag-ingat. So sa physical na bahagi ng ating buhay, mga kapatid, ang ating puso ay hindi maikaila na pinagmulan ng ating buhay at isa sa pinaka malakas natin na muscle.
ang puso po, ito ay nagpapump sa humigit kumulang, Sister Jolly Duckless, ng 6,000 hanggang 7,500 na litro ng dugo bawat araw. At kapag wala ito, Miss Gimpaw, hindi tayo mabubuhay. Sa gayon, walang duda, Brother Ambet Baknutan, walang duda na ang puso ay ang pinaka-importanteng parte ng ating katawan at kailangan natin matiyak na ito ay manantiling malusog at makapagtrabaho ng maayos. Kaya kumain ng gulay, huwag manigarilyo at magkaroon ng sapat na tulog ngayong gabi. So ang iyong puso at katawan ay papasalamatan ka kapag ganun ang gagawin mo. Kaya sa spiritual side ng ating buhay, please be careful with your heart. Yan. At sabi ni Solomon sa 4:23, to guard our hearts. So guarding our hearts means being wise and discerning in our lives. Guarding our heart, it means, mga kapatid, protecting ourselves as Christians from all the things that would come to harm us. Kailangan matagumpayan natin ang lahat ng mga temptations every day. Kailangan makahanap tayo ng mga pamamaraan to overcome doubts that tend to creep in into our spiritual lives, into our hearts. So we guard our hearts against all kinds of distractions from our faith. Yung off track tayo sa ating pananampalataya. So our heart is fragile. We have to do what we can to protect it. That is why wisdom for today, smart living around the globe, please be careful with your heart. So now, how do we guard our hearts? How can we be careful with our hearts? We will go to the basic. If guarding our hearts means becoming wiser and more discerning, meron po mga pamamaraan na pwede nating i-build up ang ating mga spiritual disciplines. Una, study your Bible. If you want to know how to guard your heart against things that will pull you away from God, the Bible is the best place to start. In the book of Psalms 119 verse 11. Ha? Ugaliin natin magbasa. And then spend time in prayer. Be prayerful. And then choose friends wisely. Piliin mo yung mga friends mo na mga mabubuti. Paano mo malaman na mabuti ang friends mo? Kapag siya ang kasama mo, lumalabas na ugali mo mabuti, mabuti yung friend mo. Pero kapag siya ang kasama mo, ang lumalabas na ugali mo, masama, umalis ka dyan. Hindi yan mabuting friend. And then, get a good advice. Diba? And also, learn to overcome temptation every day. And learn to overcome your doubts. Social media ngayon, napakaraming mga bagay na nakapag-doubt. So sana po, please be careful with your heart. Yan po ang ating smart living around the globe for today. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, please teach us. Turuan mo po kami, O Diyos, na maitanim sa aming puso ang iyong mga salita upang maging kalugod-lugod ang buhay namin at hindi magkasala sa inyo. Bless us, Father in Heaven, with a clean heart. Cleanse us from our wickedness, from our sinfulness, and impart to us your word, your holy word. Thank you for our viewers, for everyone who is blessed by this, who are blessed by this message. All these things we pray in the name of Jesus. Amen.